sariwa natin ang pinakabuod ng ating pananampalatayang Kristiyano, ang pagpapakasakit, pagkamatay, at muling pagkabuhay ni Hesukristo. Isa sa mga matatandang kaugalian natin sa panahong ito ay ang pagpuprosesyon. Ang prosesyon ay isang lumalakad na katekesis na ang pangunahing layon ay ituro sa mga mananampalataya. Kaya Panginoon, nakikita namin ang aming mga sarili sa mga taong ito sa bawat pagkakataon. Mas minabuti namin makapanakit sa halip na magtimpi at magpatawad sa mga pagkakataong mas inangad namin maandaya at magsinungaling. Kaya Panginoong Jesus, sa paglakad namin ngayong gabi sa mga lansangan ng may kawayan, itulot mong maunawaan namin na hindi dapat matapos ang pananampalataya sa pagdedebosyon. Apostol San Pedro. Pinangunguluhan ang posisyon ng mga mahal na araw. Ang imahe ni Apostol San Pedro ay nasa pangalaga ng samang San Pedro ng Salisoy na kasamang iilaw sa imahe. Apostol San Pedro. Ipanalangin mo kami. Si San Andres ay panganay na kapatid ni San Pedro at tulad nito'y nagtatabraho bilang mangingisda. Siya rin ang pinakaunang tinawag ni Jesus sa 12 upang maging tagasunod niya. Ayon sa tradisyon, si San Andres ang naghatid ng ebanghelyo sa silangan at nagtayo ng simbahan sa lungsod ng Constantinople. Nasa likuran ng imahen ang krus na Hugis Equis, kung saan itinali at namatay si San Andres. Ang imahen ni Apostol San Andres ay nasa pangalaga ng pamilya Martiriano, kasamang ilaw ang bangkal STBC. Apostol Santiago El Mayor. Ipinangaral niya ang mabuting balita sa Espanya, kaya't kinikilala siya ng mga Kastila bilang kanilang pambansang patron. Pangunahing sagisag ni Santiago ang kabibe na tradisyonal na isinusuot ng sinumang bibisita sa kanyang libingan. Si Santiago ang pinakaunang martir sa 12 apostoles. Ang imahe ni Apostol Santiago El Mayor ay nasa pangalaga ng pamilya ng Yumaong Santiago Sales Jr. Kasamang iilaw ang gasak SPPC. Ang imahe ni Apostol San Felipe ay nasa pangalaga ng pamilya nila Ginoo at Ginong Alberto Legazpi. Kasamang iilaw ang Colombian Esquires. Idalangin natin ang mga magsasaka at mangingisda, ang taong mga nasa food service industry, ang mga may-ari ng mga restaurants at mga karinderya. Apostol San Felipe. Ipanalangin mo kami. Si Bartolome o Natanael ayon sa Ebanghelyo ni San Juan ay matalik na kaibigan ni San Felipe. Pinatay siya ng mga dibinyagan sa pamamagitan ng pagtatalog sa kanyang balat habang siya ay buhay pa. Dahil dito, hawak niya ang tabak na kasangkapang ginamit upang siya ay pahirapan. Ang imahe ni Apostol San Bartolome ay nasa pangalaga ng pamilya San Pedro at Benitez. Kasamang iilaw ang Zamora SPPC. Apostol San Mateo Evangelista. Si San Mateo naman ay maniningil ng buwis. Isa si San Mateo sa 4 na manunulat ng Ebanghelyo, kung kaya't sagisag niya ang aklat at pluma. Sa kanyang gawing paanan ay nakatayo ang isang nilalang na may pakpak, simbolo na hamon sa aklat ng Apokalipsis. Ang imahe ni Apostol San Mateo ay nasa pangangalaga ng pamilya ni Armando Campania Jr. kasama ang ilaw ng samahan, pro-life. Apostol San Simon Makabayan. Ang imahe ni Apostol San Simon Makabayan. Kakaunti lamang ang nakatala sa Biblia ukol sa buhay ni San Simon.
ang bansag sa kanya ay makabayan, Senaneo o Zelote, ay tumutukoy sa paglahok niya sa isang pangkat ng mga Hudyo. Kilala si Tadeo bilang pintakasi ng mga bigong layunin at ng mga taong nawawala ng pag-asa. Ang apoy sa kanyang ulunan ay sagisan ng Espiritu Santo na tinanggap niya sa araw ng Pentecostes. Ang imahen ay nasa pangangalaga ng pamilya ni Ginoo at Ninang Daniel Saroca Sr. Kasama ng ilang ang Papradia ng ina ng labing saklod. Niyag kay Jesus sa ilog ng Jordan. Ang tagpong ito ay nasa pangangalaga ng Christian Family Movement ng ating parokya. Kasama ng ilaw sa imahen ang kanilang mga kasabi. Pagtukso kay Jesus. Ang tagpo ay nasa pangangalaga ng Pamilya Bergado, Alcala at Santa Cruz. Kasalan sa kanan. Ang tagpo ay nasa pangangalaga ng pamilya ni na Konsehal at Ginang Raul Atadero, kasamang iilaw ang mga kasapi ng apostolado ng panalangin. Pagsisisi ng babaeng makasalanan. Ang tagpo ay nasa pangangalaga ng pamilya ng Yumaong Teofista Cortez Pacheco, kasamang iilaw ang Bangkal Extension SBPC. Pagbabagong anyo ni Jesus. Ang tagpo ay nasa pangangalaga ng pamilya ni Naginoo at Ginang A.D. Acevedo, kasamang iilaw ang Bayugo SPPC. Si Jesus at ang babaeng Samaritana. Ang tagpo ay nasa pangangalaga ng pamilya ni Ronald Rafael Urrutia, anak ng Yumaong Roger Urrutia, kasamang iilaw ang Legion of Mary. Matagumpay na pagpasok sa Jerusalem. Ang tagpo ay nasa pangangalaga ng pamilya ng Yumaong Boy Pitong Ramos at Isabelita Ramos, kasamang iilaw ang Samahang Santo Rosario. Si Jesus at ang 12 apostoles ay nagsalo-salo sa hapunan. Ang tagpo ay nasa pangangalaga ng pamilya ni Ginang Belen Legazpi, kasamang iilaw ang mga lay ministers ng ating parokya. Ang pananalangin sa halamanan ng Getsemani. Ang tagpo ay nasa pangangalaga ng pamilya ni Yumaong Francisca Araniego at ng pamilya ni Cholen Carillo, kasamang iilaw ang Adorasyon Nocturna Filipina. Nanulog ni Judas Iscariote. Ang tagpo ay nasa pangalaga ni J.R. at Uchi Sila at Pamilya Aquino, kasamang iilaw ang Calvario SPPC. Ang pagdakip kay Jesus, Santong Gapos. Ang tagpo ay nasa pangalaga ng pamilya ng Yumaong Oliva Pedro Francia at ng kapatiran ng mahal na Panginoong Jesus na nakagapos sa pangunguna ni Renato Ocampo at pamilya, kasamang iilaw mga mananampalataya ng Kalbaryo at mga tagabukid ng Maykawayan. Iba-ibang mga pangkat ang nagtutunggalian sa politika ng Hudea. Nariyan ang mga saserdoteng Hudyo. Nariyan ang imperyo ng Roma na nakasasakop sa Jerusalem. At nariyan din ang mga maharlikang Hudyo na mas piniling makipagtulungan sa Roma para manatili sa kapangyarihan. Si Herodes na pinuno ng mga Hudyo at si Poncio Pilato na kinatawan ng imperyo ng Roma ay naging magkaibigan matapos ang tagpong ito. Ang tagpo ay nasa pangalaga ng pamilya ng mga Yumaong Mario at Amanda Villacorta, kasamang iilaw mga kasapi ng Porcillo Movement. Ang paghampas sa haliging bato. Ang tagpo ay nasa pangalaga ng pamilya Santos, Barazon at Iquando, kasamang iilaw mga kasapi ng Basic Ecclesia Community o BEC. Pagpuputong ng koronang tinig. Ang tagpong ito ay nasa pangangalaga ng pamilya ng Yumaong Lucine Garcia at pinamamahala ng pamilya ni Nelson at Candy Nova. Bilang Ecce Homo, hango sa katagang natin na nangangahulugang narito ang tao. Ang mga imahen at karo
ay isa sa pinakaantigong imahe ng may kawayan. May ebidensya na mula pa ito sa katapusan ng 19th na siglo. Ang tagpong ito ay nasa pangangalaga ng pamilya ni Ginoo at Ginang Manny Gallego at ang pamilya Cordero, kasama ang ilaw ang mga kasapi ng Ordo Franciscanus Secularis. Pagpapatanaw kay Jesus sa bayan. Ang tagpong ito ay nasa pangangalaga ni Alex at Adela Apenya at pamilya. Sio Pilato. Ang tagpong ito ay nasa pangangalaga ng pamilya ng Yumaong Mario at Amanda Villacorta, kasama ng ilaw ng mga kasapi ng Knights of Columbus. Ito ay kalawang estasyon ng Danang Cruz at ang ikaapat na misteryo ng hapis ng Santo Rosario. Ang tagpo ay nasa pangangalaga ng pamilya Apenya. Ng pagkarapat. Ang tagpo ay nasa pangangalaga ng pamilya Ramirez at Palaganas, kasamang iilaw ang mga SPPC. Pagkasalubong ni Jesus sa kanyang nagdadalamhating ina. Ang tagpo ay nasa pangangalaga ni Leti Villacorta at ng Yumaong Maria Mistika, kasamang iilaw ang mga kasapi ng Divine Mercy Apostolic. Pagkalarawan ng mukha ni Jesus sa birang ni Veronica. Ang tagpo ay nasa pangangalaga ng mga anak ng Yumaong Domingo at Adela Villacorta, kasamang iilaw ang mga kasapi ng Servants of the Lord Prayer Community. Ikalawang pagkarapat. Ang tagpo ay nasa pangangalaga ng pamilya ng Yumaong Juan Tordesillas, kasamang iilaw sa imahen ang mga kawaninang Nazarenus College Foundation and Hospital. Ang ikatlong pagkarapat. Ang tagpo ay nasa pangangalaga ng pamilya ng Yumaong Mario at Amanda Villacorta, kasamang iilaw ang Northville SPPC. Ang tagpong ito ay ang ikasampung estasyon sa Danang Cruz. At ng Yumaong may bahay nito na si Clariza Bersa, kasamang iilaw ang Salusoy SPPC. Yan ang Yumaong Pedro Rubio. Mahal na po ang Jesucristo, idinadalangin namin ang mga may negosyo, lalo't higit ang mga naapektuhan ng pandemya. Ang tagpong ito ay naglalarawan sa pangatlo. Ang tagpo ay nasa pangangalaga ng pamilya Apenya at Takugin. Ako'y nauuhaw. Ang tagpo ay nasa pangalaga ng pamilya ng Yumaong Ereneo Guardiano sa pangangasiwa ni Raquel Guardiano Miguel, kasamang iilaw ang El Shaddai Prayer Community. Pagkamatay ni Jesus sa krus. Ang tagpo ay nasa pangalaga ng pamilya ng Yumaong Celestino at Narcisa Asahe, kasamang iilaw ang Advocate Prayer Community. Isa sa mga pinaka-immortal na paglalarawan sa pasyon at kamatayan ni Jesus, ang tagpo kung saan ang kanyang buhay o ang kanyang walang buhay na katawan ay mapahilig sa kandungan ng nagdadalamhating birhen. Ang tagpo ay nasa pangalaga ng pamilya ng Yumaong Pedro Rubio, kasamang iilaw ang pamparokeng sentro ng katekesis o Pasca. Mahal na poong Jesucristo, idinadalangin po namin ang lahat ng mga namatayan, ang mga anak na naulila sa magulang. Ang paglilibing kay Jesus. Ang tagpo ay nasa pangalaga ng pamilya ng Yumaong Pedro Rubio, kasamang iilaw ang St. Francis of Assisi Covenant Community. Ang imahe ng Santo Entierro ay inihandog sa ating parokya ng pamilya ng Yumaong Willie Samaniego at ng kapatid na si Jude. Kasamang iilaw ang mga apostoles at honor guards ng Knights of Columbus
sa saliw ng mga awitin ng unang pangkat ng Coro San Francisco at ng St. Francis String Ensemble. Na siya ay kagawad ng Sanhedrin. Isa rin siyang lihim na alagad Jesus. Noong mamatay si Kristo sa krus, sumama siya kay Jose ng Arimatea, dala ang pabango. Ang imaheng ito ay nasa pangangalaga ng pamilya Dator at Choa. Si Jose na taga Arimatea ay matuwid na taong naghihintay sa paghahari ng Diyos. Ang imaheng ito ay nasa pangangalaga ng pamilya Pama at Loco. Kasamang inilaw ang Lomos SPPC. Santa Marta. Ang imaheng ito ay nasa pangangalaga ng pamilya ng Limaong Willis Samaniego at pinangangasiwaan ng kanyang kapatid na si June. Santa Maria ng Betania. Ang imaheng ni Santa Maria ng Betania ay nasa pangangalaga ng pamilya Villano at de la Vega. Kasamang inilaw ang Tanglaw Christian Light Prayer Community. Santa Veronica. Ang imahe ni Santa Veronica ay nasa pangangalaga ng pamilya ni Marvin Dalag at ng pamilya ng Yumaong Ganitan. Kasamang iilaw ang Christian Life Community. Santa Maria Salome. Ang imahe ni Santa Maria Salome ay nasa pangangalaga ng pamilya ni Naginoo at Ginang Dante Palomares. Kasamang iilaw ang Hulo SPPC. Maria Jacobe. Si Santa Maria Jacobe, ang ina ng mga apostol na sina Santiago el Menor, San Judas Tadeo at San Simon Makabayan. Ang imahe ni Santa Maria Jacobe ay nasa pangangalaga ng pamilya Francia at Reyes. Kasamang iilaw ang Eufra. Santa Maria Magdalena. Ang imahe ni Santa Maria Magdalena ay nasa pangangalaga ng pamilya ni Pablo Lazo at ng pamilya ng Yumaong Dolores Robles. Kasamang iilaw ang mga lectors at commentators ng parokya. Juan Evangelista. Ang imahe ni San Juan Evangelista ay nasa pangangalaga ng pamilya ng mga Yumaong Nieves Catiter Adina at Godofredo Trinidad. Kasamang iilaw ang mga masapi ng Parish Commission on Youth o PCY. O inang nagdadalamhati ay nasa pangangalaga ng pamilya ng mga Yumaong Benigno at Marciana Abad. Kasamang iilaw ang Angels of the Altar, ang ikalawang pangkat ng Coro San Francisco at ang pamunuan ng sangguniang pastoral ng parokya. Sa pagtatapos natin sa gabing ito, sama-sama nating dasalin ang panalangin, palagian nating inuusal sa pagwawakas ng araw.